Paulit-ulit na sinasabi ni Drew na naisahan daw si Dave ng kanilang papa dahil sinadya nga raw nito na ipamana ang kanilang buong rancho sa kanya para hindi raw ito magsalita tungkol sa kanilang sekreto. Bigla tuloy na bad trip itong si Dave. Pagbabanta niya kay Drew na maigi pang magpakabait nga raw ito dahil ngayong wala na ang kanilang papa ay siya na nga raw ang entitled para magdesisyon. Samantala, mainit din ang ulo ni Colleen matapos niyang malaman na wala palang mamanahin ang kanyang asawang si Seb. Nagagalit na tanong niya sa kanyang mister na kung bakit hindi man lang daw nito inalam kung magkakaroon daw ba sila ng parte sa minana ng kanilang kuya Dave. Ganun-ganun na lang daw ba yun? E isa rin itong Estrella. Pero ayaw naman kay Seb, nakita na nga raw ni Colleen kanina na nagkakainitan ng kanyang dalawang kuya. Dadagdag pa raw ba siya? Siguradong hindi naman sila pababayaan ng kanilang kuya Dave eh. Ano daw bang gustong mangyari ni Colleen? Mag-away-away silang magkakapatid ng dahil sa mana? Sa kabilang dako, labis naman ang pag-aalala ngayon ni Becca. Tanong niya kay Dave na ano nga raw ba ang plano nito ngayon? Kayong ipinamana na kay Dave ang buong rancho ni Mr. Freddy? Babalik pa nga ba ito ng US? Papaano na ang trabaho doon ni Dave? Ganoon nga rin si Becca. Magkakasama pa kaya sila? Pero dahil gulong-gulo pa ang isipan ni Dave, mabilis niyang sinungitan si Becca. Hindi pa nga raw niya alam ang gagawin eh. Kinagabihan ay bumaba ng kwarto si Becca dahil hindi nga ito makatulog. Nagkataon naman na nakasalubong niya si Drew. Tanong niya sa binata ay kung nakita nga raw ba nito ang kanyang kuya Dave. Sagot ni Drew na hindi niya nga raw ito nakita. Pero nang marinig ng isang kasambahay ang kanilang pag-uusap, ay bigla nga itong lumapit at sinabi kina Becca na nakita niya raw ang kanyang Sir Dave. Lumabas daw ito ng bahay at nakita niyang sinusundan si Cherry. Paniguradong uusok na naman ang ilong ni Becca. Selos to damaks na naman ang dalaga. Mas lalong titindi ang galit nito kay Cherry. Sa inyong palagay, ano kaya ang gagawin ni Becca sa oras na malaman niyang ex-girlfriend pala ni Dave, si Cherry? Yan ang ating susubaybayan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless us all.